Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, linggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno. Awit at papuri, alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, panahon na rin na ating pagnilay-nilayan ang tungkol sa mga pangwakas o kaganapan ng panahon. Isama natin sa misang ito ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob at sa labas ng lambana ng itim na Nazareno, kayong mga nakiisa sa atin sa pamagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, Twitter at iba pang social media, at ang mga na-cross-posting na mga chapels, groups at communities. Isama rin natin sa misang ito ang pagkatagumpay ng ating pagharap o pag-respondi sa pandemya ng COVID-19. Isama rin sa misang ito ang ating intensyon para sa simbahang sinodal na sinimulan nung nakaraang buwan na inideklara ni Papa Francisco at hanggang taon 2023. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog po tayo sa maing Pinong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangirihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipakita mo ang iyong paglingap sa iyong pag-antig sa aming kalooban upang ang paumungan ng gawain mo sa amin ay aming mapakinabangan at ang mapagpagaling mong katapatan ay aming mapangkatawanan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Ako nga si Daniel ay nakakita ng isang malaking dagat na binabayo ng malakas na hangin kabi-kabila. Mula sa dagat ay lumitaw apat na iba't ibang dambuhala. Ang una ay parang leon, ngunit may pakpak ng agila. Nabunot ang mga pakpak nito. Umangat ito sa lupa at tumayong tila tao. Binigyan ito ng isipan ng tao. Ang ikalawa naman ay mukhang oso. Ang dalawang paa lamang ito sa huli
ang inilalakad at may kagatpang tatlong tadyang. May tinig na nag-utos dito, "Sige, magpakasawa ka sa karne." Ang ikatlo ay kawangis ng leopardo. Ito'y may apat na bakpak sa likod, apat ang ulo, at binigyan ng kapangyarihan. Pagkaraan, nakita ko ang ikaapat na hayop. Nakatatakot itong tingnan at mukhang napakalakas. Baka lang ngipin ito at tanso naman ang mga panga. Niluluray ng bibig nito ang anumang makagat at tinatadyakan ang matira doon. Kaiba ito sa tatlong nauna, pagkat ito'y may 10 sungay. Pinagmasdan kong mabuti ang mga sungay at nakita kong may tumutubo pang isa. Ang tatlong sungay ay nabunot upang magkaroon ng puwang ang sungay na tumutubo. Ito ay tulad ng tao, may mga mata at bibig. Nakapangingilabot ang sinasabi nito. Habang ako'y nakatingin, may naglagay na mga trono. Naupo sa isa sa mga ito ang isang nabubuhay magpakailanman. Kumikinang sa kaputian ang kanyang kasuotan at parang lantay na lana ang kanyang buhok. Ang trono niya ay nagniningning. Ang mga gulong ito ay apoy na nagliliyab, waring agos ng tubig, ang apoy na bumubuga mula sa trono. Ang naglilingkod sa kanya ay 1,000,000, bukod pa sa 1,000,000,000 nakantabay. Humanda na siya sa paggawad ng hatol at binuksan ang mga aklat. Dahil sa kakilakilabot ng mga bagay na sinasabi ng sungay, nakakit akong manood hanggang sa mapatay ang ikaapat na hayop at ihagis sa apoy. Yung ibang hayop ay inalisan ng kapangyarihan, ngunit pinanatiling buhay ng kaunti pang panahon. Patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman ay isang tila taong nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamalaan, ng karangalan, at ng kaharian. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos at di mawawasak ang kanyang kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga bundok at mga burol. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, lahat ng tumutubo sa lupa. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga bukal ng tubig. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga dagat at mga ilog. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga balyena at lahat ng likhang nasa tubig. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, lahat ng ibon sa himpapawid. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman.
Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga kawan at mga maiilap na hayop. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Magsitayo po ang lahat. Ang pag-asa upang ating matamasa. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang isang talinghaga. Tingnan ninyo ang puno ng igos at ibang punong kahoy. Kapag nagdadahon na ito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayun din naman, kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga ito, malalaman ninyong malapit na ang maghari ang Diyos. Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago mamatay ang lahat ng taong nabubuhay sa ngayon. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ko'y hindi magkakabula. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang araw po, mga kapatid ko ni Kristo. Welcome sa ating dambana ng itim na Nazareno. Kaya purihin po natin ang Panginoong Isus. Purihin natin ang Pong Isus Nazareno. Tayo po'y mga nakakatanggap na mga biyaya noong nakaraang nagsimula ang ating taong liturhiko na tinatawag natin Taon B at sa pang-araw-araw na mga taon na tinatawag nating unang taon. Ngayon ay magsimula na ang panibagong taon, Taon Pa, at ang pangalawa na taon sa ating liturhiya. Kung atin pong napansin, ang ating mga pagbasa ngayon ay patungkol sa mga kaganapan ng panahon o the end of times. Ito yung tinatawag na apocalyptic literature. Mula po sa salitang Grego, apokalipsis, pahayag. Ibig sabihin, pagpapahayag ng pangyayari sa katapusan ng panahon. Ang una pong apokalyptic na pinapahayag sa atin ay ang unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel, Kabanata 7, Talata 2 hanggang 14, na kung saan nagkaroon ng mga iba't ibang mga halimaw na napakalaki at mapinsala. Ngunit sa kauli-hulihan ng aklat ni Daniel,
sa versikulo 13, Capitulo City, sa kanyang pangula ni Daniel, mayroong anak ng tao. Ibig sabihin, may mga halimaw, may mga nakakatakot na mga nagpapahirap ng buhay, may mga makikita na mga iba't ibang klaseng hayop na katakot-takot. Ngunit mayroon ring pag-asa sapagkat dumating ang isang tao, ang anak ng tao, at ito yung codename ng Mesiyas sapagkat ang Diyos ay nagkatawang tao, kaya anak ng tao. At sa ating salmo, si Daniel ay nagpupuri at dakila ang papurihan ng Panginoon kakailanman sapagkat siya po ay nagkaroon ng paraan upang ang lahat ng tao ay mabigyan ng pag-asa upang lahat ay maligtas sapagkat ang Diyos ay dakila sa kanyang pag-ibig. Sa ating ebanghelyo ngayon ni San Lucas, Kabanata 41, talata 29 hanggang 33. Ito yung panghuli na bahagi sa Kapitulo 21 ng Ebanghelyo ni San Lucas na nagbibigay ng pitong palatandaan tungkol sa mga kaganapan ng panahon. At ngayon, sinasabi ng ating Panginoon na kagaya ng isang puno ng igos, na kapag ka ito'y may tumubo na, na isang bahagi na ng sanga at nagdadaho na, panahon na ng tag-araw. At sinasabi niya, ganun din ang kaganapan ng panahon. Ibig sabihin, lahat ng mga palatandaan, nakakatakot na mga pangyayari, may mga salot, may mga lindol, at may mga galaw sa planeta, sa universo. Ngunit hindi tayo dapat mabagabag. Hindi dapat tayo'y matatakot sapagkat nariyan ang Diyos at hindi tayo pabayaan sapagkat dakila ang kanyang pag-ibig. Kaya sinasabi ng ating Panginoon ngayon sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 11, na versikulo 32, sinasabi niya, tandaan ninyo, maganap ang lahat ng ito bago matay ang lahat na nabuhay ngayon. Pero, sinasabi niya sa versikulo 33, Kapitulo 21, Ebanghelyo ni San Lucas, mawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ko'y hindi magkakabula. Ibig sabihin dito, na ang ebanghelyo ng ating Panginoon, ito po yung salita ng Diyos. Ang kanyang mensahe para sa atin na ngayon ay binabasa natin sa ebanghelyo, mayroon pong apat na ebanghelyo. Ebanghelyo ni San Mateo, ebanghelyo ni San Marcos, ebanghelyo ni San Lucas, at ebanghelyo ni San Juan. At ngayon sa ebanghelyo ni San Lucas, nagsasabi na may kaganapan ng panahon, may katapusan, may panahon ng paghukom, pero hindi po dapat tayo matakot sapagkat mahal tayo ng Diyos. At dahil nagmamahal ang Diyos sa atin, hindi tayo pababayaan. Mayroon man tayong mga kahinaan, mayroon man tayong mga pag-alinlangan, mayroon man tayong tinitingnan sa buhay na kuminsan parang hindi na klaro ang lahat. Huwag tayong matakot. Sapagkat kung kakapit tayo sa ating Panginoong Diyos, sapagkat kung tayo kakapit sa ating Pong Hesus Nazareno, hindi tayo iiwanan ng Pong Hesus Nazareno sapagkat minamahal tayo ng tunay. Binayaran tayo ng kanyang dugo, ng kanyang paghirap. Pasan na pasan niya ang cross. Namatay siya sa cross. Bayaran lang ang ating kaligtasan upang tayo'y matubos. Upang tayo magkaroon ng buhay na ganap ni Yesu, napakalaki ang kanyang inaalay para sa atin. Na ibig sabihin, hindi tayo pababayaan ng Diyos kapag tayo'y naugnay sa Kanya. Ang mahirap lang,
Baka nakalimutan na nating magkapag-ugnay sa Diyos. Dahil nililito tayo sa modernong panahon. Sa mga internet, maski sa mga cellphone, may mga apps at mga laruan na kung saan nakapaglilibang at ayaw na nating lalapit sa Panginoon. Kung minsan may mga politiko na gumawa ng maraming pangako at ngayon panahon na sa paghanda para sa eleksyon, baka lukuhin na naman tayo. Baka ililito na naman tayo. Kung ano-ano ang mga sinasabi, pero kailangan tayong makapag-isip ng mabuti na yung dapat lang yung may track record na mabuti, hindi yung lahi ng magnanakaw at mamatay tao ang siyang mahalal at mamumuno. Hindi yung mga alanganin, hindi yung mga hindi klaro ang direksyon sa buhay. Kailangan na nating babangon. Bumagsak na po tayo ang Pilipinas ng napakalaking pagbagsak dahil sa kawalan natin ng tunay na paghalal sa mga narapat na umuno upang taygabayan, upang makapag-respondi tayo sa emerhensiya ng klima at emerhensiya ng pandemya na hindi gaanong narespondi sapagkat ang mga nahalal natin ay kulang sa tama na pag-respondi. Panahon na na itong panahon ay tingnan natin ang Diyos na hindi pabaya sa atin, ang Diyos na nagmamahal sa atin, hindi po tayo ilaglag. Ang Diyos, siya po ang bahala sa atin kapag tayo'y sumuko ng buong buo sa Kanya. Kapag tayo'y kumapit ng tunay sa Kanya, hindi po tayo pababayaan ng Diyos sapagkat mahal na mahal tayo ng Diyos. Pakisabi sa malapit na katabi mo, mahal ka ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Hindi tayo pabayaan. At naway, ang pagmamahalan ay siya nang mamayani. Ang pagmamahalan ay siya nang dahilan sa buhay natin. Ang pag-ibig at pagmamahal ay siya nang maghahari sa ating mga puso at sa bawat pamilya tahanan magkaroon na ng tunay na pagmamahalan upang tayo'y magkaisa sa pagmamahal na ito at ang Diyos ang siyang maghahari sa atin. Ang Diyos ang siyang gabay sa ating buhay. Ang Diyos ay siyang dapat saysay at kabuluhan ng ating buhay dahil sa kanyang dakilang pag-ibig sa atin. Ibigin natin ang Diyos ng tunay at ang ating pagmamahal sa kapwa ay salamin ng ating pag-ibig na tunay sa Diyos. Amen? Purihin ng Diyos. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, tinatawag tayo ng Panginoon na magbantay sa kanyang muling pagbabalik. Lumapit tayo sa Ama sa panalangin habang naghintay sa kanyang pagdating. At atin pong itutugon, Panginoon ng kasaysayan, palakasin mo kami. Panginoon ng kasaysayan, palakasin mo kami. Ang simbahan naway makatugon sa tawag ng pagbabalik-loob at pagbabago, manalangin tayo. Panginoon ng kasaysayan, palakasin mo kami. Ang mga taong may mabuting kalooban, naway sama-samang kumilos para wakasan ang pag-aaway at digmaan, pangapi at walang katarungan, manalangin tayo. Panginoon ng kasaysayan, palakasin mo kami. Ang ating kamulatan sa presensya ni Kristo, naway higit pa nating palawigin sa ating mga dukha at mga naghihirap na kapwa, manalangin tayo. Panginoon ng kasaysayan, palakasin mo. Ang mga may sakit, naway pagkalooban ng lakas at pag-asa, manalangin tayo.
Panginoon ng kasaysayan, palakasin mo kami. Ang ating mga yumaong kamag-anak at kaibigan naway maranasan ang walang hanggang kaligayahan sa piling ni Jesus, manalangin tayo. Panginoon ng kasaysayan, palakasin mo kami. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating sariling kahilingan. Makapangyarihang Diyos, pakinggan mo ang aming mga panalangin, buksan mo ang aming paningin sa iyong presensya sa aming piling. Ilapit mo kami sa iyo araw-araw. Hinilingin namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Poong Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapay, alay namin sa'yo. Mubasa ng kay ng ubas at butil ng trigo upang maging dugo't katawan mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kapatid upang paghain natin ang kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga banal na alay na pinagutos na aming italaga sa pagsamba sa iyong ngalan at upang kami pangindapating paunlakan na iyong tapat na pagmamahal. Gawin mo ang iyong mga utos ay sundin namin kailanman sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama ng kapangyarihan, tunay marapat ni kayo aming pasalamatan sa iyong paglingap at kahanang loob ang tayong likamot pinangasiwa sa San Sinukob. Sangad mong siya iwas ng lubos ay panagdusa mo sa kanyang pagtalikod, sa iyong pag-iliw, iyong pinintulot, na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa na manghihil na nagsisiawit ng papuri sa lumpay sa kalangitan, kami nagbubungi siyang kadakilaan. Banal ka poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukalang tanang kabanalan, kaismitan ng Espiritu ng banal, makalob na ito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin.
Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak. Kahit iniaalay namin sa iyo, ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis ng kakaloob ng kaligtasan, kami nagpapasalamat. Dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, linghapin yung simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni si Advincula na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin, mga kapatid namin na imlay, may pag-asang sila'y muling mabuhay ganyan lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas kaisa na malabirhin Maria na ina ng Diyos ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ang mga apostol ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Jose de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikarangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng galing na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ng ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para nang papatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kami paan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilay sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang kakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman na amin. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ng aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ay inyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigyan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan siya. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Thank you.
Jesus Nazareno. Salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay upang kami ay mabuhay. Poong Jesus Nazareno, kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay, puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at sa ika'y kasama ko. Ang samo ko't dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Jesus Nazareno, kalugdan ko ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama. Kaawaan niyo po kaming maasa. Poong Jesus Nazareno, patnubayan niyo po nawa't gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kaming pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa, ika'y kasama ko. Ang samo ko't dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagkalooban mo ng pagkasalo sa iyong kagalakan ay lagi nawang lumingon sa pinanggalingan nitong banal na pakikinabang upang kami huwag mawalay sa iyo sa aming hantungan sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Panalangin para sa mga kaluluwa. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minahal na yumaot ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, ikaw pong dahilan ng aming pagsilang sa igaling ng aming hiram na buhay. Kung ka ba ang loob po kaming nanalangin at kami nagmakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa na mga pumanaw na sa mundong ito, sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling.
Alisin mo ang mga karmihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iyahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman igawad na may kapal sa mga iyong ang nagsipanaw. Sila naway silaya ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Ngayon na po ang pabasbas. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, na hagmusmitan ng cross ang walang malayo na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kailanganan ka na nagsusumamo sa iyo. Makamta na wanila ang katugunan at tanggapin ang kasagutan ng utang na loob na tinatanaw. Basbasan ipo ninyo ang maraming imahin at dasalan. Sa pamagitan ng benisyon nito na wa'y malalang ng pangako ng sabinyag, na ikaw ay nangiibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglayin ng kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang Pong Jesus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,